Inaasahang papalo sa 1.7 milyon na pasahero ang dadaan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITEX sa nalalapit na Semana Santa. Ayon kay Jason Salvador, Corporate Affairs Head ng PITEX, ngayon pa lang ay ramdam na nila ang pagdami ng mga pasahero sa nasabing terminal. Sabi ni Salvador, kada araw ay nadaragdagan ang bilang ng mga pasahero lalo na pagsapit ng mga araw bago ang Holy Week. Lakay, ramdam na natin ano ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Kung dati-dati, nag-average tayo ng 110,000 on a regular day, eh ngayon pumalo na yan sa 120. Oh. At sa ating pagtaya, no, pagdating ng Holy Week, Friday before Palm Sunday, eh magsisimula ng lumobo ang bilang ng ating mga pasahero. Migit kumulang 1.7 million, lakay, ang inaasahan nating mga pasahero na dadaan dito mula Biyernes bago mag-Palm Sunday hanggang Lunes after Easter Sunday. Ibinahagi na rin ng PITEX official ang ilan sa mga ginagawa nilang paghahanda para sa maayos na biyahe ng napakaraming pasahero. Para sa mga biyahero, sinabi ni Salvador na bukas ang PITEX ng 24 oras pero hindi lang magdamag ang biyahe ng mga bus. Almost 24 hours na tayo, lakay. Hindi na kasi siya naging 24 hours magmula nung napigil noong pandemya. Pero ang PITX in itself, nananatili itong bukas, ano, 24/7. Para doon sa mga gustong pumunta rito na maaga, to catch the first trip, or yung mga medyo nahuli, no, at hindi nila inabot yung last trip. Pero maliit lang naman yung window noon, lakay, no? Kasi usually ang last trip natin, around 12, tapos around 2 a.m. meron na ulit, ano? So, wala namang problema doon. Dito, makakapag-stay sila, at least dito ligtas, maayos, komportable, may aircon, may wifi, eh hindi sila malalagay sa alanganin. Nakipag-ugnayan na rin anya sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang tumulong sa pag-alalay sa mga pasahero. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.